Hello po sa inyong lahat mga kamatchas. Ngayon ay diretso tayo dito sa sparring. Sa leeches pa rin. 3 minutes. Ayan. Okay, range natin. Minus 100 lang para medyo mataas ang kalaro natin. Ayan. Grandmaster Mikey. Taga Serbia. Sino kaya yung Mikey na yan? Baka si Michael Adams eh, no? Hindi, England yun eh. Aha. So, ito ay... Okay, so Queen's Gambit declined. Ano kaya ang gagawin niyan line? Bookline na bookline ito eh. Grabe rating ko ah. 2666. May tatlong 6. Sabay ganun eh. Sabay nag-castling no? Jackpot! Jackpot on time. Hindi siya makapag-castling kasi una ulo eh oh. May threatening matchas. May una ang ulo. Aba, napaisip si GM Mikey ah. Ano ba maganda rito? Tanggapin ko na ba? Endgame na ba? O wag muna. Sige, castle. Tanggapin. Tayo. Centralize lang. So dito bishop pair siya, no? Pero yung bishop niya medyo mahirap ang development niya. Nakakalamang tayo sa oras. Yan ang kailangan niya talagang i-develop. Sige, knight e5 na ako. Capture siya. So, force yan eh. Para may knight d6 ako mamay. Importante yung knight d6. Rook AD1, baka mag bishop A6 ito. Tug ko lang. Bishop A6, mag bishop F1 ako. Tapos mamaya, F4. Ah, gumanun lang. Kung ako ay mag bishop F3, parang pwede, no? Ah, bishop E2. Tapos bishop F3. Sige. O baka makipagpalit na yan. Capture, tapos ano? Ah, gumanun na. Dito muna. Tayo magawa eh. Yun, umiwas. Umiwas. King F1. King F1. Capture na, capture din. Tablahan lang. Sige, opera ko na ng draw to. Bah, ayaw, gusto magpilit. Wala, tablahan lang to. Nililit oh. So pag nag G4 ako, capture check, may pasok nga naman siya no? Dito lang oh, para di siya makapasok dyan lang, para di makapasok. Bishop C2, pag E5 may F5 ako, so basta makakapasok. Tabla na nga eh, ayaw pa eh. Push. Claim a draw. Okay, rematch. Uy, grabe naman. Huwag naman ganun. Magdadahas eh. Pag naka-H5 kasi, dahas na yon eh. Bili ka James yun. Pag naka-ganun.
Grabe yung mga ano niya. Grabe yung mga technique niya. Eh parang mali, may knight b5 no? a6 a4 yan. a4 tapos knight g7 or f6. C6. G7. B6, ano na lang ako, B6, Bishop, B7 setup na lang ako. Kung makaka D5 sana, maganda, pero wala. Kompleto siya eh. Hindi muna ako nagka-castling, no? Gusto ko muna siyang pakiramdaman kung anong gagawin. Uy! Talaga? Hindi ba kulong ang bishop? Gravacious yan ah. Nagpakulong ng bishop. Capture. Ah, okay. May bawi din pala. Oo nga, no? Kala ko kulong talaga eh. May ganun pala. Genius ah. Uy, ayan na naman. Ang dami niyang mga mahiwagang pitik ah. Kaso may queen e5 yata ako ah. Oh, ayan na naman. Ang dami nga na to. Mahiwaga mga tira dings niya. Kaso may check ako doon, tempo. Mahiwaga mga tira dings ni GM. Mahiwaga mga tira dings ni GM ah. Kaso yung queen side ko, kung mapapansin nyo mga kamatsas oh. Undevelop pa. Dapat i-develop. Oras din niya, oras. Ang oras na ito ay hatid sa inyo. Ayan, at night of 4. Knight e5 tapos knight g4. Uy. Gumanon lang. Knight g4 muna. Idea ko ay knight f. Ayo. Dito muna ako pasok. Pasok, pasok pa. Pag ako naka-bishop b7, castle, maganda na to. Aba! Talaga nga naman. Gracious ito ah. Ano ba idea? Sige, h3. Grabe, ang gulo nitong kalaro natin ah. Uy! Check! Sige. Sige, putok mo. Parang ganoon eh, no? Check muna ako dito. Sige, putok mo. Check. Alam, surebo lang natin ha. Kailangan yung pinang-pina talaga. Ayun. Gravacious, naka-chamba. Okay, so naka 2 games po kami. At i-analyze natin. Analyze. Pero sino nga muna ba ito, no?
Sige, analyze natin. Wait lang po ha. Kita ba sa, ano, sa analysis board? Malupay si GM. Grabe, no? Talaga nang gugulo talaga mga GM. No? Iba yung estilo talaga nila. Ramdam mo talaga yung pagkakaiba talaga ng ano, mga discarte yan ng GM. No? GM, tingnan muna natin kung sino siya. Ah, siya pala si Grandmaster Milos Perunovic ng Belgrade, Serbia. Ayan po. Alright, sige. Analyze natin. Yung first game namin. Wait lang po ah. First game kasi namin, ano eh, tabla. Ito yung draw. Dito, sige, analyze natin. Analysis board. Sige po, dito sa first game namin, pakiramdam kami, lamang ako dito eh. Ayan, yung ganitong line. Kaso queen f4, no? Ayan, ang tinira ko kasi kinaslingan ko, so lumalabas nga novelty. Ang pinakatira talaga dito, mga kamatchas, queen e2. Ayan, natuto na ako para may laban, ano? Kasi kaya ako naman, ano, kaya ako naman pinasok ang queen to queen. Kasi lamang ako sa development kasi yung problema dyan yung light square bishop. Usually, sa ganyan. So sabi ko, sasabay ko ng endgame, pero yung light square bishop, ipit. Pero dito nag-castle, castle, takes bishop e7. Ayan, gusto kong samantalahin yung... Pero wala rin eh, oh. Ayan. So wala rin eh. Dito iniisip ko to kung magda knight d6 ako. Wait lang po ah. Kung magda knight d6 kasi ako. Wala eh. Capture, capture. Ito rawan pang capture oh. Nasa isip ko nga doon, pawn lang eh. May ganun. Baka ma-overextend yung pawn sa d6 eh. Baka bumigay yan eh. Pag rook d1, then king f8. Feeling ko baka bumagsak yung pawn na yan kasi nasa loob ng ano din. Baka magkulang. Yan ang iniisip ko dyan. So parang wala. Baka mamaya mapenetrate ng king. Tabletas. Pero ito ang pinakatamang idea. So pag queen f4, queen e2, kasi dito, di ba, sa realization yung queen niya, expose eh. So pag ako nakapag-castle, may posibilidad na makapag g3 ako, and then yung queen niya, siya na naman ang mag-move. So parang tempo up ako. And ganun pa rin naman yung light square bishop, undeveloped pa rin naman. Yun ang realization nito kung bakit sa teorya ay palaging queen e2 ang ginagawa, iwas lang. Kasi nga, expose ang queen. So tatamaan yan mamaya. Kasi nga expose ang queen, so tatamaan yan mamaya. Okay? So yan po ang aming first game, no? Tapos punta tayo dito sa second game namin. Ito, dito talagang ano eh, duda na ako sa position. Talagang matindi ang ginagawa niya eh. Talagang lahat ng mga counter attack ginagawa. So, dito, ito tong game namin. Analysis board. Sige, nag e4. Tinira ko po si Cillian. As usual, paborito ko si Cillian. Ayan o. So dito kasi h4, hindi ako maka bishop g7 eh. Kasi ang gulo nyo eh. Oh. Nakakapang ilang yung h5 na yan. So parang nakakapang ano yan, nakakapang windang kagad sa opening. So dito ang advice ko. Eh mag h5 muna o kaya mag h6, para kung mag h5 siya, mag g5 lang. Still solid ang pawn structure. So dito h5 kagad, iniiwasan ko na yan kasi yung complication na hatid ng h5 pag nakapush ang puti, masyadong mataas. So bishop g7, d3, e6. Ayan, oh, grabe. Ayan, dito, ito napansin ko, knight b5 ang tira niya. So dito, ang tira lang talaga knight e7 na realize ko. So next time knight e7 ang gagawin. Kasi dito, nung pag queen c7, medyo parang naramdaman ko, 'di ba nabanggit ko kanina 'yon. Sabi ko, mali, may knight b5. Ito nga ang tira ng computer engine, oh. Ayan o, knight b5, pag queen b6, bishop f4, ay hanip. Sunod-sunod ang combo. May knight d6 check, may knight c7, persado e5, and then magbibishop g5 ulit. Na kung saan dito ay makikitaan nyo na ng mahinang light square, mahina yung d5 ko, pwede na bumalik yung knight niya mamaya, then knight d5, na commit yung d5 square ko. So yan ang mga dapat ingatan dyan mga kamatsas, yung mga pagkukommit ng mga square na babalikan lang ulit ng kalaban, din ayun na makokontrol na niya. So dito ay masasabing clear to decisive advantage positional ang puti kasi mabubutas-butas na eh. Pero hindi siya nag knight b5, knight g2, sinamantala ko naman a6 para wala nang talo ng yokabab. So dito nag a4, knight b6, queen d2, knight g7, develop castle, b6, ayan, buti na lang sang ayon sa computer engine b6 din, oh.
Ang idea kasi dito magbi-bishop b7 ako. So makikiramdam muna ako. Hindi muna ako magkakasling dito. Intayin ko muna siya kung anong gagawin. Then dito nag f4, yun lang, dalawang question mark blunder ratios mga kamatchas. f6, nag f5. Yun. At tama naman pala ginawa ko. Nagulat kasi ako dito eh. Kinapture ko may f6, yun pala, okay lang din 'yan. Pero kinapture ko kasi bumaba lamang ko, bishop f8 lang, mas solido. Pag kumapture, capture, ayan o. Pag kumapture dito, then may queen e5, bagsak din yung pawn sa g5. Mas solido kumbaga, no? Sige, balik tayo. So, dito, capture, kinapture ko na eh. Capture, yan. Tumagpas ako sa pawn sa h4. Then, nag-knight f4. Ayun, double question mark na naman. Mas maigi raw ay rook af1. Ah, okay. So, pag tibayin na lang niya, baka makakomplicate pa, no? Ang gagawin ko talaga dito, magku-queen e5 talaga ako eh. Then sisikapin ko na maka-bishop b7, maka-develop na din, queenside na ako magka-castling. Pag nakapag-castling na, maginhawa na ito. Maginhawa. Kasi wala nang mga komplikasyon eh. So ang ginawa dito, nag-knight f4, good move yung queen e5. Kinapture, then capture-capture eh. May sundot ako ng check eh, may tempo pa eh. Double nga, pero may check kasi ako eh. King h1, rook g8, ayan, nag-knight f4. Ito, inaasahan ko ito, queen g5. Yan ang inaasahan kong gagawin dyan. Pero dito, queen f2 ang tinira. Ba't ganon? Ang naisip kong tira dito, ito eh. Queen g7 eh. Ay, sabay knight d5. Yung mga gulo-gulo na naman ng mga ganun-ganun na naman. Hanip talaga ang chess, mga kamatchas, no? Mahiwaging talaga. So, anong idea dito? Dapat capturein na. Kasi kung ang kakapturein ko, may knight c7 check, obligado king f8, may rook f1 check. Nako po, king g7, queen takes, and then may knight takes a8. Wala na, gumulo pang bigla. Tapos bitin pa yung pawn ka sa b6. Oh, bosh, gumulo pa. So, slightly better lang ako, pero wala na to. Mahirap na i-handle ito, mga kamatchas. So, dito, pag knight d5, ito lang daw ang gawin. Capturein. Capturein lang daw, tapos capture. Pag kinapture, rook e1 check. Yan ang mga gulo-gulo dyan eh. Nakakainis niya yun. Yan ang mga nakakainis niya eh. King f8, queen f4 check, king g7, sabay capture. Ayun na naman, no? One rook daw ng puti, pero ang daming gulo. Sabay rook e8 para maiwasan yung rook e7 check. Rook takes e8, queen takes e8, queen g5 check, king h7. Ayun. So dito, lamang pa rin. Lamang pa rin. Yun nga lang, dapat super accurate ang defense ko rito, mga kamatchas. Super accurate dapat ang gagawin ko. So yan pala ang best hope niya. Kasi nasa isip ko queen g7 lang talaga eh. Wala sa isip ko na magku-queen f2 na yan ang tira ng ni Stockfish. Malupites. Pero nung nag-knight f4 umatras, nag-knight e5, bishop b3, knight g4, yun. Knight f2 check na. Nung tinignan ko ito, parang wala eh. Kapag nag-king h2, babalik lang ko ulit. King H1. Ayun. Ang ginawa ko kasi dito, babalik lang din pala, no? Nag-queen E3 na ako. Sabi ko ako, sige, para wala nang gulo-gulo. Ayaw naman niya. So H3 ako, para walang gulo-gulo. Nag-rook G1. Ayun. Knight F2 check. Dito, and then, dito ang tira nga. Bishop B7 lang. Lumanyan lang, ha? Hanip niya. Kinapture ko kasi. Capture. 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 Then knight G4. Pina-check ko talaga pero wala naman eh. Nakita ko wala eh. Wala oh. Sasayaw lang na ganyan, wala na. Yan, napansin ko yan. Tapos dito, ang nasulyapan ko, queen F4 check na. Ito matagal pa to. Pero lamang na rin ako. Siyempre, quality up ako eh. So yan na lang ang tira para tumagal-tagal pa. Kaso, gumanyan eh. Wala na, matchas na. Ba't gumanon pa ako sa malayo, ano? Mukhang takot-takot. Diyan lang pala, ano ba yan? Sabay matchas na. Ang layo yan. Ang sexy nung pagkakacheck. Ano ba yan? Okay mga kamatchas, yan po. So, medyo talagang lumalagablam itong laban na ito, no? Iba talaga pag GM ang kalaro talaga. Talagang lalabas sa mga nerve mo talaga na natatago. Eh. Kasi ang GM mga kamatchas, hindi talaga papayag yan ng walang karga ang bawat tira. Laging maisipa yan. Kaya pag dyan ka nasanay sa mga ganung tindi ng sipaan ng mga laban, mababata ka. Yun ang tinatawag na batak. At pag batak ka sa mga ganong sipaan, kung bibigyan ka lang ng mga mild-mild na position, kayang-kayang i-handle. Kasi batak ka sa mga ganong malulupites na bibigat na tira.
Okay, maraming salamat po mga kamatcha. Sana natuto kayo at kung kayo ay natuto, pahit naman po uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, pakicomment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.